hapon sa ating lahat. This time, we will be talking about the sixth word of Christ on the cross or yung ika-anim na wika. It is finished from John chapter 19, verse 30 o naganap na sa Tagalog. Tetelestai, it means it is finished. Consumatum est, naganap na. Dito sa pagkakataong ito, ano na yung sinasabi ni Jesus na naganap na? Ano yung natapos na? Ito ba yung paghihirap niya going to the cross? Ito ba yung magmula sa kanyang pagkahuli hanggang sa kanyang pagkapako sa krus? This is not what Jesus meant when He said, it is finished. Tayong lahat ay meron tinatawag na original sin. O lahat tayo ay nagkasala. Magmula nung nagkasala sila Adam and Eve, nung nagsimula pa ang mundo. So meron talagang kasalanan ang tao at yung kasalanan na yon, yun yung nag-divide sa atin or naglagay ng gap between us and God. Now, the purpose why Jesus Christ came in this earth, in this world, is to bridge that gap, punan yung gap na yon natin with the Lord, at makonect tayo muli sa Panginoon. So yung purpose ng kanyang buhay, yung purpose ng Pasko, yung kanyang pagkasilang, lahat ng yon, it all leads to this moment. To this moment na pinako siya sa krus. Ang mga salitang naganap na ay pagtapos sa purpose ni Jesus dito sa mundo. Sa kanyang isinapamuhay ng may tapat na pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Mula sa kanyang pagkasilang, sa kanyang paglaki, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pagmimisyon at pagpapakita ng milagro at sa lahat ng mga taong kanyang nahawakan ng buhay, kanyang mga na-heal at kanyang mga ginawa at pinuntahan at sinabi, lahat ng ito ay nakaayon sa utos ng Panginoong Diyos. And all of this, He lived His life according to the will of His Father. And the last utos, yung pinakahuling task niya sa mundo ay yung mamamatay siya sa cross to save all of us from our sins. Because we can't save ourselves. Yes, we can ask for forgiveness, but before the death of Jesus Christ, wala pa talagang redemption dun sa ating kasalanan. Dahil sin needs punishment. Lalo-lalo na sa mga panahon na yon, na kapag ikaw ay nagkasala, talagang mapaparusahan ka. So today, we can see clearly that our sins were all paid by Jesus Christ when He died on the cross. And ito ay ang naganap na. Itong pagliligtas sa atin ng Panginoon ay ang reason bakit siya isinilang in the first place. Itong pagliligtas niya sa atin ang dahilan kung bakit siya nag-mission, bakit siya nagkaroon ng mga disipulo, bakit siya gumawa ng mga miracles, bakit siya nag-heal ng iba't ibang tao. Lahat ng ginawa niya sa kanyang buhay dito sa lupa ay para gawin ang salvation na ito na ino-offer sa ating lahat. That is why yung words na tetelestai, it is finished. Ito ang nagbigay ng final signal na tuluyan ng natalo ang demonyo at nagwagi na ang Panginoon sa buhay ng kanyang mga nilalang. When Jesus spoke the word tetelestai, it is finished. Natalo na ang demonyo. Yung pagtetempt niya kay Jesus, yung pagpapakita niya na pwede niyang takasan yung kamatayan niya sa cross, all of those things at lahat pa ng mangyayari pa at gagawin pa ng kalaban, itinalo na ng Panginoon when He spoken these words. Napakalaki ng significance ng mga salitang ito ng ating Panginoon. Because in these words, three simple words, it is finished, that is our salvation. That is when He defeated evil. That is when God gained victory over our sins and has saved us all. That's why ngayon, masaya tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Malaya tayong namumuhay bilang mga Kristiyano. It is because of the death of Jesus Christ on the cross. And now, we are one step closer to God, our Father in heaven.
Ang ating ikapitong wika is found in the Gospel of Jesus according to Luke in chapter 23, verse 46. Father, in your hands I commit my spirit. O sa Tagalog, Ama, sa iyong mga kamay, aking inihahabilin ang aking kaluluwa. Itong prayer na ito, or itong conversation niya with God, Jesus with God, ay hindi parang wish, or hindi siya parang panalangin na, Lord, please, hawakan mo ang aking kaluluwa at maibalik sa'yo. This is not a request. Ito ay isang statement, isang pahayag na ang Diyos Anak ay babalik sa Diyos Ama. Ang banal na santatlo ay mabubuo at magkakaisang uli at babalik ang isinugo ng nagsugo sa Kanya. Mula sa pagiging oras ng pagdadalamhati, from being sad and being lonely dun sa situation niyang yon, nagkaroon ito ng oras ng pagluwalhati, magnifying that Jesus Christ, the Son of God, will now return to the Father in heaven. Christ is glorified through this statement. Ito ang nagbigay kaganapan sa pagka-Diyos ni Jesus. Na matapos ang kanyang pagiging tao, siya na muli ay isang tanyag na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang nagbibigay siglo, or ito yung signal ng Panginoon sa ating lahat na sinasabi niya ngayon na ako na muli ang Diyos at babalik na sa kataas-taasan. The Lord of Lords, the King of Kings, siya na ngayon ay maghahari sa ating lahat. And through all of this, hindi na kailangan ng another bridge dahil ginampanan na ni Jesus Christ yon. At ngayon, tayo na at ang Panginoong Diyos pwedeng nang magkatagpo when the time comes. Nagsimula ang ating Panginoon sa journey na ito na nagbigay tiwala sa kanyang Ama. Nagsimula tayo sa first word na calling out to Father, Ama, patawarin mo sila. Now, we will be ending another statement na bumabalik ang ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama. It shows us that Jesus Christ, although meron siyang katawang tao, hindi nawala ang kanyang pananalig at pagka-hold on niya sa ating Panginoong Diyos. It is the same for all of us. Nilalang tayo ng Diyos dito sa lupa with a purpose. Just like Jesus Christ, we have our purpose. We started this life with Him. Pinagkaloob niya tayo ng buhay. We started our Christian life with Him. We are serving Him. We are doing ministries for Him. We are doing every day of our life with Him in our lives. Nararapat lamang na every step of the way, siya lagi ang ating panghahawakan. At sa Kanya tayo magtitiwala hanggang sa huling-huling hininga. Maaaring tayo ay natatakot sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid, lalo na with the COVID-19, with the pandemic. Ang daming mga kakilala, mga kaibigan, mga kapamilya na tinatamaan nitong sakit na ito at ang daming namamatay or namamatayan, na para bang nakakatakot na isipin na in just one glimpse, pwede tayong mawala sa mundong ito. Na ang hirap-hirap isipin na pwedeng isang pikit lamang, pwede na tayong mamatayan o pwede tayong mamatay. But these statements that the Lord Jesus Christ said on the cross, nagbibigay ito ulit sa atin ng comfort. Na one day when we die, that is our ticket to the life everlasting. Na Lord, in your hands, we always commit our spirit. But how can we say that? How can we commit ourselves on our deathbed? Kung ngayon pa lang na nabubuhay tayo, hindi na natin sinasapamuhay ang mga salita ng Diyos. We don't live as if we're saved by Jesus Christ. As if all of these things are happening na parang nangyari lang sa isang tao at hindi sa isang Diyos. If we continue to live our life as if Jesus Christ have not yet redeemed us, then how can we tell God, Lord, in your hands, I commit my spirit, if we have lived our life away from God?
That's why today, as we end all of the messages for the seven last words of Jesus, let us remember the very first reason why He did this. The very reason why all of these things happened and why we keep on commemorating this day. It is because Jesus Christ came to save us, to redeem us from all of our sins, and it is now our time to redeem that. Yung pangako ng Panginoon, tayo naman ngayon ang kikilos at magsasalita, Lord, I accept your salvation. Ngayon, kung tayo ngayon ay hindi pa sigurado kung tinanggap natin ang gift na ito ng Panginoon, His love, His grace, when He died on the cross, samahan niyo akong manalangin upang makasama nating muli ang Panginoon when the time comes. Amang makapangyarihan sa lahat, tinatanggap ko po na ang kamatayan ni Jesus Christ ay upang iligtas ako sa aking pagkakasala. Father, forgive me, for I am a sinner. And I accept Jesus Christ as my Savior who died on the cross. Redeem me, Father, and soon, when the time comes, when your time comes, I will be with you in heaven, in paradise. In Jesus' name, Amen.